kapag may gustong ipasira si Liza o may gustong i mag kunyari magawa ng kwento kung kanino man, not only kay Attorney Vic, ay gagamitin niya si Taberna, yung platform ni Taberna, para mag-expose. Kasi nga, pareho silang nakikinabang sa isa't isa. So don't, yung the whole interview na yon, talagang sabi ko nga, kung ang Pilipino ay mahal niyo pa ang inyong bayan, yun na yung pinaka hudyat kung bakit kailangan kayo mag-speak up. Dahil nasa komunoy o nasa mababang, ano, na pinakamababa na ang sitwasyon ng Pilipinas dahil pinapatakbo ang ating gobyerno ng ganitong mga pulmoronic at bangag-bangag na tulad ni Marcos. May tumawag sa akin na agent ng law enforcement agency. Nataas na hindi ko lang sasabihin kung ano kasi baka ma-pinpoint. Magurgur. Magurgur. Tumawag siya sa akin at sinabi niya, I'm very amazed. This, alam niya yung issue. Of course, nasa law enforcement agency, alam niya si Maharlika, alam niya kayo, at tayo. Tapos sabi niya, please madaliin nyo na. Ito yung sinabi niya sa akin, please madaliin nyo na yung ginagawa ninyo. Active, we cannot stand it anymore. Active to na nasa law enforcement agency. Sabi niya, please madaliin nyo na yung ginagawa ninyo. Kasi hindi na namin matiis. So nakikita at nararamdaman nila. Na talaga. Nararamdaman nila yun. Course, but only grabe. That, they are helpless because ang kabuhayan nila nakasalalay sa kanilang career, trabaho. Career, kabuhayan. Oo. Tony Glenn, yes. May mga video tayong ipapakita and then itong pahayag niya ng denial na hindi siya nakikialam sa direct affairs and official functions of the government. At ipapakita natin ang ating resibo at mga ebidensya. Pero bago niyan, yung kanyang pangingialam sa ISAF operations na illegal sa Turkey, yung kanyang pangingialam sa operations sa Department of Foreign Affairs, Ma'am Lorraine, mga kababayan, kahit hindi pa siya elected ang kanyang asawa at wala pa sila sa poder at kapangyarihan, ay nangingialam na siya. And then including itong kanyang bidabidahan na lumabas ngayon ang video ng audio call niya kay Katon Ying na siya pala ang utak sa pagmaniobra para gurgurin at tanggalin sa pagiging executive secretary si Vic Rodriguez at pati na sa pagka-press secretary si Attorney Trixie. Yes. Tentong hayaan muna natin ito. Ano po yung message nyo sa mga ayaw kayong tigilan? Inaaraw-araw kayo, si Maharlika, si Glenchong at iba pa. At ang mga Duterte, Presidente Duterte, si Baste, si Paulo, at saka po si Sara Duterte. Go ahead po. Me? Bring it on, honey. You're the size of your enemy. You're not my enemy, like I said. I will never stoop to that level. I'll never stoop to that. However, every time they say that, they become uglier and uglier, okay? Just look at their face. Diba tayo, cute pa rin tayo? What a life! Bring it on. There's such a thing as karma. Salamat po. Ay, salamat. Okay, okay, okay. Thank you po. Be nice to me. Thank you. Ayun. Napanood sa mong digdig kagabi. Natawa. Ito na, nanonood na sila. I-record na Miss Cheloy Garafil. At pakirecord na rin dyan sa... Di mo naman binati sila. Di mo binati ang PCO. Nire-record nila ito. Nanonood sila. Miss Maharlika, napakaganda ng inyong pag-expose kagabi sa inyong program, yung Boljakan TV mo. Kung saan ipinarinig mo sa buong daigdig how dangerously and pathologically can afford to be lying through her teeth itong si First Lady Araneta Marcos, nang sinasabi niyang parang si Ton Ying ay hindi niya close, yun ay isang interview na ginawa sa isang mabuting layunin, at nang iparinig mo 2022 pa ay nag-a-I love you-han na sila at sila pala ang yes. operator sa paggurgur at pagligwa kay Attorney Vic Rodriguez at kay Attorney Trixie sa Malacanang dahil hindi niya nakokontrol at nadidiktahan sa gusto niyang mangyari at dahil nakikinig ang Pangulo ng Bansa sa kanyang appointed na mga cabinet secretaries. The way this First Lady, kung si Attorney Glenn Chong pa at si Sastro Gando Sasot, the full lying lady, lubusang sinungaling na Lisa Araneta Marcos, sa ano po ang gusto mong ilinaw kung bakit kailangan maintindihan ng mamamayan that this is nothing personal between you and her or siya at ang asawa niya, kung bakit mo ibinubulgar na ito ay isang malaking pinunduhan at pinagplanuhang gimmick itong interview kay Taberna with Lisa
at anong purpose na nakikita mo dahil na-booking mo na all along, sila pala ay magkakasabwat na since 2022 pa? Yes. Unang-una sa lahat, ang intensyong ito ay hindi para personal or political ambition dahil hindi po ako qualified. Okay? Ito pa ang intensyon para malaman ng taong bayan kung anong gobyerno ang meron tayo ngayon sa Pilipinas at kung anong klaseng presidente si Marcos Jr. na siya ay pinokontrol ni Lisa Marcos. Doon sa interview na yon, mga kababayan, ipinakita lamang, interview ni Taberna, ni Lisa Marcos, pinakita lamang niya sa taong bayan kung gaano siya kababa, kung gaano siya kapikon, at naipakita kung anong klaseng pagkatao meron ang First Lady at kung anong klaseng gobyerno meron tayo na sa kabila ng kanilang dramatization, or I call it drama 101, ay kunwari dumaan si Taberna sa proseso na kailangan dumaan sa secretary para lang mag-grant yung interview na yun. Doon sa expose na yung audio na pinakita ko the next day, you know what, mga kababayan? Na-receive ko lang yung audio-video na yun right after nung nagpa-interview etong si Lisa Marcos. From a random, you know, person na nag-send sa akin ng email na hindi ko naman kakilala. Miss Maharlika, ang sabi sa message na actually matagal na yan silang magkakilala. Etchos-etchos na lang yan or chika-chika na lang yan. Actually, alam ko naman po yan kahit na wala pa yung audio na yan. So, ito'y pagpapatunay na talagang ginagago tayo ni Lisa at ni Marcos Jr. Na ibig sabihin, nung time pa lang, nung September, ay si Lisa talaga ang punot dulo kung bakit may lumabas na mga panira noon kay Attorney Vic Rodriguez at kung bakit natanggal si Attorney Vic Rodriguez. Kasi initiated talaga ni Ahas. At kung mapapansin niyo doon sa audio video na pinarinig ko sa inyo, that was September nung kinonfirm niya o minessage siya kay Taberna na, hey, di ba, I have a latest marites for you na Vic is out. So finally, wala na talaga si Attorney Vic. Even sabi niya wala nang chief of staff or, you know, or anything, sabi niya doon sa audio na yon. So malinaw na talagang itong si Lisa, hindi lang pambansa national problem, pambansang marites din. Na i-forward niya kay Taberna kasi meron silang communication, meron silang agendang dalawa na kapag may gustong ipasira si Lisa o may gustong magawa ng kwento kung kanino man, not only kay Attorney Vic, ay gagamitin niya si Taberna, yung platform ni Taberna, para mag-expose. Kasi nga, pareho silang nakikinabang sa isa't isa. So the whole interview na yon, talagang sabi ko nga, kung ang Pilipino ay mahal niyo pa ang inyong bayan, yun na yung pinaka hudyat kung bakit kailangan kayo mag-speak up. Dahil nasa komunoy o nasa pinakamababa na ang sitwasyon ng Pilipinas dahil pinapatakbo ang ating gobyerno ng ganitong mga pulmoronic at bangag-bangag na tulad ni Marcos at ni Lisa. Maria Maharlika, thank you. Having worked with a former president, no, na very professional yung staff, yung vetting process, lahat, no, that interview, that voice tape was horrifying to hear, and what its implications are, diba? So, but on top of that, no, yung sa akin, kasi every time I listen to you, hinihikayat mong ating mga kababayan. Yes. But it seems to me like, yes, maraming maisog, damog kaisog ng Pilipino. Pero sa gobyerno, maraming tahimik, maraming naduduwag. Naduduwag. Those who can do something about it, tahimik sila. So, yun yung balance dito. Yun yung sitwasyon ngayon. No? So, yun lang yung gusto kong sabihin dito na nakita ko. No? Very horrifying na ganyan-ganyan lang. Kasi ito mga posisyon na ito, kasi nang nakikita ko kasi sa kanila, no, ang tingin ni Lisa Araneta Marcos sa posisyon ay lisensya. Yes. Lisensya, yes. Para talagang magnakaw, magmaniobra, at saka siya yung boss. Siya magmamando. Nung panahon ni PRRD, hindi ganon. Ang posisyon, hindi ko ito na sinasabi lang, posisyon ay isang responsibilidad. Meron kang sagutin at maliwanag si President
Duterte sa amin noon, dalawa, huwag kayong magnakaw sa Pilipino at magsulbi kayo sa taong bayan. Ganun lang. Pero ito, no, ito nakakatakot. Yeah, Ms. Marlica, before your continuation, magre-react si Atty. Glenn Chong doon sa binanggit mo na ito ay napakadelikado sapagkat pinasakay nila ang taong bayan. Akala nila pwedeng maluloko doon sa kagaya ng scripted drug haul nila sa Batangas na nabuking. Inulit niya pa ulit at pinapalabas niya na para bagang siya ay kinakawawa sila, inaapi sila, at ginamit pa itong kanyang media retainer na noon pa man pala kasabwat niya na sa mga special PR operations para magsira ng mga nasa gobyerno o target personalities. So, in other words, Eric, parang meron silang modus operandi. May modus operandi. Attorney Glenn, thank you, ma'am. Yeah. Yes. Attorney Glenn Chong, your reaction to that? Unahin ko muna yung sinabi ni Ma'am Lorraine na yung mga nasa gobyerno, tahimik. I can probably offer you a glimpse of what they have because the other week, may tumawag sa akin na agent ng law enforcement agency. Mataas na hindi ko lang sasabihin kung ano kasi baka ma-pinpoint. Magurgur. Magurgur. Tumawag siya sa akin at sinabi niya, I'm very amazed. Say, alam niya yung issue. Of course, nasa law enforcement agency, alam niya si Maharlika, alam niya kayo. At tayo, tapos sabi niya, please madaliin nyo na. Ito yung sinabi niya sa akin, please madaliin nyo na yung ginagawa ninyo. Active, we cannot stand it anymore. Active to na nasa law enforcement agency. Sabi niya, please madaliin nyo na yung ginagawa ninyo kasi hindi na namin matiis. So nakikita at nararamdaman na talaga. Nararamdaman nila yun. But only that, they are helpless because ang kabuhayan nila nakasalalay sa kanilang career, trabaho. Career, kabuhayan, at seguridad. Seguridad. At saka mga power trippers itong Yes, they cannot assure, even if they're in law enforcement, they cannot assure themselves of their safety, their livelihood. So, it's up to us. Tatlong general, pina-floating na, or apat? Lima. Lima, Eric. Mga major general to, tag two-star. At saka yung during the turnover of the chief PNP, di ba, yung kinwento natin dito na ito supposed to be General Peralta, who was supposed to be the chief PNP. Nakahanda na. Andun yung buong pamilya niya, kung saan-saan nang galing yon. And then ang in-announce ay si Barbil. Yeah. Walang respeto ito sa mga military and uniformed personnel. Wala. Ma'am Lorraine, I think I can offer another glimpse there. Yeah, si Barbil was formerly regional director ng Region 8. Yes. Si Tambalos Dos. Most likely naglakad dyan. Siya naglakad dyan. Pero you know what? Yesterday, I think, pumasok ulit yung sinabi mo sa akin, yung kay Peralta, kay Barbil. Yeah. Pumasok ulit sa isipan ko. Sabi ko, kawawa naman yung pamilya ni General Peralta. Pinahiya sila. Kung ako, mag-resign na lang ako to preserve my dignity. Yeah. Now, going to my comment kay Ate Clem. Sinabi ni Attorney Ms. Marlica. Yung sinabi niya, meron tayo mga kababayan na legal maxim. It's actually a Latin maxim. Falsus in uno, falsus in omnibus. Falsus in uno, falsus in omnibus. In common law, sa England yan. Pag sinabi mong common law, it's unwritten law. If a witness testifies on one thing and it is proven to be false, everything else that the witness says is false. Become false. Yeah. False is in uno, false everything in one, else, false in everything. False in so everything. That's how I react doon sa drama ni Lisa Marcos. Oh.